Saglit lang ate, anuhin natin ha. Naglinchong talaga sa amin yung si Glinchong Teng. Ayan po, maririnig natin ngayon ang reklamo ng isang butante. Ang number one niya si Attorney Glinchong. Tapos lumabas ito. Papi ni Glinchong at saka si Alejano. Sabi po daw ng nag-guide po sa papel, ma'am, magkamali po kayo. Si Alejano pong binotong. Paano ako magkamali? Ako nagkasulat po, binilang ko pa ng mayos. Si Glinchong ang number one, tapos ngayon lumabas. Ate, Ihi ka? Ilisan ta? Ate, pag ano... Ate, ano yung sabi? Okay lang yan, te. Kasi ano ako ni Attorney Glinchong. Number one talaga. Laban. Tama, ate. So, ate, ito, anong sabi sa inyo? Nanginginig po ako sa balot talaga, kaya hindi ko alam kung sabihin ba. Sinulat ko na lang, no vote po, Alejano Barry. Na-record ba doon sa taas nila? Dalawa sa kanila, isa sa akin. Tapos, anong sinabi na ipapatawag ka? Patawag daw ako kung may hearing. Sabi ko, fine. Ayan po. Ayan po yung nangyayari dito sa butuhan sa Hong Kong. Meron isang butante. Ang number one niya si Attorney Glinchong. Tapos nagulat na lang siya doon sa kanyang resibo na lumabas. Nakalagay doon si Gary Alejano, which is hindi naman niya binoto. So galit na galit po yung ating kababayan dahil hindi naman niya binoto si Alejano bakit lumabas doon sa resibo. At yon nag-file siya ng complaint, ng protest. So maganda yon dahil hindi siya natakot mag-file ng complaint. Unlike doon sa iba nating mga butante na mayroong mga irregularities doon sa pagboto, hindi sila nakapag-file ng protest. So, mabuti na lang si ate, naglakas ng loob talagang mag-file at galit na galit dahil hindi nga niya binoto si Alejano, tapos andoon. Yung number one na binoto niya, si Attorney Glinchong. So, yun po ang isa sa mga nangyayari dito sa absentee voting sa Hong Kong. Kaya yun, mga kababayan, ang tabayanan po natin yung maaring pang kaganapan sa araw na to. At so far, dito naman, halos lahat po ng ating mga kababayan talagang nagbantay ng boto. Merong gumawa ng exit poll. Ayan po kung ating makikita. Marami pong bumoto ngayon kasi holiday. So walang pasok po yung ating mga kababayan. Yun nga po, dahil kakasuhan daw sila pag gumawa sila ng action. So bilang tayo ay mga susi! Hello, binoto mo si Attorney Glinchong? Glinchong! Oo naman. Ayan po mga kababayan. Nagmerienda ka na, Bel? Meron doon kami. Meron kami sa Chef Obix. Nakaboto na. Gumawa ako ng vlog. Hello? Salamat sa pagboto kay Attorney Glinchong. Yun. Yun po, mga kababayan. Yun po yung nangyayari. Glinchong ang inanong niya, lumabas, Alejandro. Ayan po, Hi! Hello po, hello! Ayan po yung mga... Gusto po natin ang pagbabago, baguhin po natin ang ating mga volunteer. Ayan po yung ating mga volunteer. Ayan po ate, mag-hi po kayo. Naka-live po tayo sa iba't ibang groups. Ayan. Ganun po ka seryoso ang ating mga kababayan magbantay ng boto. At
driver ng Holy City sa mga. Voucher yan, hindi ko plala yun eh. Ayan po. Ayan po yung ating mga kababayan. Guys, ano po, kasi ito po namin dito, hindi po namin alam talaga kung ano yung mga guidelines. Hello sis, ito naman si si Susi, kasamahan din natin from Glencho Grupo yan sila. Ay, magdana ng binoto mo! Glenchong! Ayan po yung ating mga volunteer. Ang gara, gagawin binoto. Meron kami doon mga lobby po. Oh. At dito naman po yung pila ng mga papasok sa butuhan. Hello! Oh, hello po! Ay, hello! Saan to? Magkikita ba ako dyan? Yes! Binoto nyo si Ate ni Glenn Chong? Yes! Ayan po. Ayan. Oo, kailangan talaga si Glenn Chong. Tama, Ate. Thank you. Ayan po. Medyo mahaba ang pila ngayon dahil sa holiday, so marami ang pumunta ng voting center. Ayan, pila talaga siya. Yun. Yun po, nakakalungkot mga kaibigan, mga kababayan, yung ating nasaksihan ngayong araw na nagagalit, hindi lang nagagalit, galit na galit yung ating kababayan na bumoto. Ang number one niya si Attorney Glenn Chong. At ang lumabas doon sa kanyang resibo, andoon si Alejano. So, talaga namang nakakagalit talaga. Kaya yun. At antabayan na natin yung ano, kung anong mangyayari. At parang sinabihan pa siya ng taga-Comelec na ate, kung may hearing, ipapatawag ka. Alam mo yun, para ano, para matakot yung ating mga kababayan mag-ano, mag-complain, gumawa ng protest. Ayan. Bisitahin ko din po yung ano, yung ating bisitahin natin dito yung nag namimigay ng sample ballot ni Attorney Glenn Chong. Nakakaawa yung ating kababayan. Pumunta dito para bumoto. Tapos yun ang nangyari. Diba? Attorney Glenn Chong, number 21. Si ano, si Elise Banihan. Ha? Yung namimigay doon ng sample ballot. Saan na kaya siya? Wala pa, walang atin doon. Baka nagpahinga muna. Ayun. Ano yung pinapakita mong picture? Andito. Alam mo ba may nangyari ngayon? Galit na galit yung butante. Bakit? Number one niya si Glenn Chong. Tapos lumabas sa receipt niya si Alejano. Ha? Si Alpha Bitize, Alpha Bitize, di ba? Hindi. I mean, isi-shade mo naman yung ano, yung number. Kung ano yung na-shade na number, yun ang magre-reflect. Paano nangyari yun? Kaya yun, nag-file siya ng protest. Di ba? Nakakaano. Kaibigan niya namin. Hindi na tama yung ginagawa nila. Kulang ang ano, binuto niya. Kailan lang na ano yan? Ngayon lang, ngayon na-interview ko si ate. Tapos ngayon, nag-ano siya doon sa protest. Inano niya, pina-record niya. Galit na galit si ate. Alam mo, ang laki-laki ng sulat niya. No to Gary Alejano. Hi! Glenn Chong. Hello po! Glenn Chong, number 21. Oo. Sige. Kain ka muna. Gusto mo? Kumain na ako. Kain ka muna. Doon mo lang ilagay. Hindi, ayoko. Akin to, okay. Bakya
Ayan po. So, bye-bye po. At mamaya ulit, i-update ko po kayo mga kababayan sa mga ano, pangyayari dito. At muli, maraming salamat sa mga nanonood. At kita-kita po ulit tayo mamaya. Thank you.